pinagsasabihan natin o hindi, nakaka-offend sa akin. Ang mga bituin kabilang na sa mga biktima ng pambubuli sa tinatawag na social media, sa fanpage ng kapuso nating si Marian Rivera, naglalaman ng malaswa. Tunay kaya o imbento lang pala? Mula pagkabata, turo na ni Lola, Mama at teacher sa atin, make friends at share. Kaya kahit makabago na, click pa rin ito sa mga social networking sites. Pero huwag magpakalulo nang walang katuturan. Lalo na kung dahil sa uso, nalika ang terminong unfriend. At kung minsan, masama rin pala ang mag-share para lamang maging in and like. Maraming Facebook account ang nakapangalan sa sikat na actress na si Marian Rivera. Pero ang totoo, siya nga ba ang may-ari ng mga naglipa ng social networking account? Nakababahala ang isang malaswang Facebook page na ipinarating sa investigador. Naglalaman kasi ito ng mga malalaswang salita at malalaswang larawan. Ang siste, si Marian Rivera ang nasa profile picture. Kaya sa unang tingin, akalain ninyong talagang kanya ang Facebook page na ito. Sa isang larawang nakapost, tila ipinopromote pa niya na i-like ang malaswang page. Naku Marian, anyari! Okay, anong itunay na Facebook? Wala akong Facebook, wala akong Twitter, pero may Instagram na po ako, The Real Marian. Naku, sinong Marian Rivera kaya ang ka-Facebook mo? May alam ka ba tungkol dito sa kumakalat na fanpage na may litrato mo kung ano-ano? To be honest, wala. Nagulat ako dahil nung pinakita sa akin ng mga team ng investigador na merong isang website nga ito at medyo malaswa ang nakasulat at halata namang Photoshop kasi hindi ko kamay. Although, mukha ko, pero hindi ko kamay. So, ikaw talaga yung mukha? Yung mukha lang. Pero yung kamay, hindi. Hindi masamang humanga, hindi masamang kopyahin o gayahin mo ang isang artista o ang iniidolo mo. Pero sana, gawin nila sa mabuti. Hindi yung sama-samang ganyan. Kasi, aminin man natin o hindi, nakaka-offend sa akin. Pero hindi lang sikat na artista ang nabibiktima ng maling paggamit ng social media. Cellphone? Ano niyo po? Permisyon yan. Lumabas po sa Facebook, yes. Dumulog din sa aming tanggapan si Ezequiel Banzuela, 44 na taong gulang, may asawa at 4 na anak at empleyado ng isang pribadong kumpanya dahil biktima raw siya ng paninirang puri online. Tinext ako nung kaibigan ko, sabi sa akin, sir, punta kayo sa internet cafe kasi may mga kumakalat na scam na ikaw ang involved. Bumulaga sa kanya ang identification card o ID at mga larawan niya sa website. May kalakip pang kwento tungkol sa isang krimeng iniuugnay sa kanya. Uh-oh! Meron daw po akong estudyante na minirestya. Nilagyan ko ng pampatulog yung kanyang inumin na iced tea. Tapos, hindi niya na lang po alam po anong nangyari. Nagising na lamang daw po siya mga bandang alas 4 ng madaling araw na nasa loob na raw po siya ng hotel. Nakahubad, wala na pong saplot ng katawan. At hinanap niya po ako. Nung hinanap daw po ako, nakita ko sa loob ng CR. Doon daw po siya nagmamadaling tumayo at kinuha niya raw po, kinuha niya sa loob ng wallet ko yung ID na nakapost ngayon sa Facebook. Nalagay raw sa matinding kahihiyan ang kanyang buong angkan dahil sa kumalat na malisyosong balita sa internet. Yung mga anak ko po, mga babae po sila, ang ginaang ng pamalaking epekto kasi pagka yung mga kaibigan nila, tinatawagan sila, chinachat sila sa ang lagi sinasabi, uy, papa mo pala yung nasa Facebook, rapist pala papa mo. Ngayon, masakit para sa akin yun, mahirap. Kasi, ano eh, hindi ako yun eh. At tulad ng inaasahan, marami nagkomento at nagshare ng maling kwento tungkol kay Ezequiel. Hala! Sa lahat po ng nag-bad comment sa akin, na marami po sinabi sa akin na nandyan yung dapat niyang talupan ng buhay, ipapo sa krus. Ngayon lang po sa akin, sana po, bago kayo nag-bad comment, inalam niyo muna kung totoo. Ang tanong, mapatunayan kaya niyang peki ang kwento o tuluyan ang mabaon sa paratang ang pangalan niya? Susunod, ipinasuri ng investigador ang BIR Tax Identification Number card na kumalat sa Facebook. Iba yung font nito. Ibang font, iba yung ano,
Tsaka meron kami yung security numbers. Security numbers sa likod. At the first glance talagang fake talaga siya because of the yung features ng card. Laking gulat ng isang lalaking pamilyado ng batsagan siyang manggagahasa o rapist sa internet. Ipinakalat maging ang larawan niya ang kanyang pangalan Sirang Sirana. Masagip pa kaya niya ang kanyang karangalan? Kung minsan, masama rin pala ang mag-share para lamang maging in. Tinext ako nung kaibigan kong sabi sa akin, may mga kumakalat na scam na ikaw ang involved. Meron daw po akong estudyante na minolestya. Nilagyan ko ng pampatulog yung kanyang inumin na high speed. Tapos, hindi niya na po alam po anong nangyari. Nagising na lamang daw po siya mga bandang alas 4 ng madaling araw na nasa loob na raw po siya ng hotel. Nakahubad, nikinuha niya sa loob ng wallet ko yung ID na nakapost ngayon sa Facebook. Sa lahat po ng nag-bad comment sa akin, sana po, bago kayo nag-bad comment, inalam niyo muna kung totoo. Ang tanong, mapatunayan kaya niyang peki ang kwento o tuluyan ang mabaon sa paratang ang pangalan niya? Para patunayang hindi totoo ang kwento, nagsadya si Ezekiel sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue o BIR. ID kasi na inilabas ng BIR ang ginamit ng mga umano'y naninira sa kanyang reputasyon at pangalan. Yung nakalagay po sa na picture doon, pangalan ko, address ko at ako talagang nakalagay sa picture. Pero yung pirma doon, hindi ko po pirma yon. Ay, dudugod din na iba-ibang team dito. Pareho po yung team number po nakalagay dyan, pareho. Ang pinag-ano ko lang po yung ID nyo. Ipinasuri ng investigador ang BIR Tax Identification Number card na kumalat sa Facebook. Fake yan. Dito, ma-determine mo natin na fake yan. Tingnan mo. Malinaw raw na peke ang team card na kumalat sa internet at may pangalan ng nagrereklamo. We have a record na we issued the team card on June 22, 2004. At the first glance, talagang fake talaga siya because of the yung features ng card. Hindi siya coming from the BIR. Dito sa, particular dito sa District 45 na Marikina. OMG! Tumulog din kami sa tanggapan ng Philippine National Police o PNP para kumpirmahin kung may iniulat o nagsampa ng kaso laban kay Ezekiel. Wala naman daw reklamong nakarating sa kanilang opisina. Halatang paninira lamang daw ito. Kwento is parang scripted na siya eh. Hindi siya yung talagang nanggaling sa isang tao na taken immediately from what he feels o kung ano yung iniisip niya, kundi parang nakakahuna siya yung kwento eh. Makikita mo na talagang paninira talaga yung sadya nung taong nagagawa nito. Anyenye! Naloko na! Pasok sana sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang malisyosong kwento tungkol kay Ezekiel sa internet. Bahagi kasi ng batas ang naglalayong mabantayan at protektahan ang mga impormasyon at integridad sa internet laban sa ilegal na paggamit at pang-aabuso nito. Pero inulan ng protesta ang ilang mga bahagi ng anti-cybercrime law, kaya pansamantalang ipinatigil ng Korte Suprema ang pagpapatupad sa batas na ito. Gayunpaman, hindi pa rin ligtas sa ibang kaso ang paninirang puri. In some other law na available dito sa ating bansa, pwede po, katulad ng libel or slander o yung tinatawag natin na oral defamation. Kaya ang bili namin sa lahat ng mga gumagamit sa internet, TBYC o Think Before You Click. Dapat suriin natin na mabuti ang lahat ng lumalabas sa social media. Dahil maraming lumalabas sa internet in general na hindi totoo. Dapat mag-doble ingat dahil ang karamihan ng tao ay walang professional training or standards para siguraduhin na tama o totoo
yung inilalabas na balita o impormasyon. We have to be really careful kung ano man yung nilalagay natin sa internet because the internet is very widely used and lahat ng tao may access sa internet. Dapat we have to think before we click. Isipin natin ang mabuti bago natin i-post ang kahit ano bang gusto nating i-post sa internet. Kasong Libelo naman ang inihahanda ng abogado ni Ezekiel para sa pasimuno ng paninirang uri pati na rin sa mga nag-share o nagkalat ng kwento sa Facebook. We will file a libel case against those who post, who share these libelous materials against Ezekiel Banzuela. Maging aral sana sa atin ang nangyari kay Ezekiel. Huwag basta maniwala sa lahat ng ating nakikita sa mga social networking site. Tandaan ninyo, think before you click. Sa mga pasimuno naman ng paninirang puri, huwag magsaya dahil ganaman kayo kateki, hindi magiging inyo ang huling halakhak dahil lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Hindi namin kayo tatantanan. Lagot. Sa pagpapatuloy ng bagong dekada ng Imbestigador, hanggat may namalaya, hanggat may napi, hindi kami titigil sa pag-aksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa Imbestigador Sumbungan ng Bayan. Dahil ang mga abusado at ang mga manloloko, hindi namin tatantanan. Ako po si Mike Enriquez at ito ang mas pinatinding Imbestigador.